Hello po sa inyo, kumusta po kayo? Andito ka po ba dahil mataas ang result ng blood chemistry mo na SGOT at SGPT sa dugo? Well, yan po ang tatalakayin ko sa iyo ngayon, kaya po panoorin mo po. Well, ano nga ba itong SGOT o SGPT na ito? Pinoproduce po siya ng liver natin. Hindi lang liver, pati ibang organs natin pinoproduce siya. Ang gagaya ng kidney, ng intestine, ng brain, ng heart. Tapos, segunda na nagpo-produce nun, muscle natin. So, main na nagpo-produce nun, liver, sumunod muscle, and the rest is the other organ na natin. So, kung liver po ang napoproduce sa kanya, ano ba itong talakayin ko muna po yung trabaho ng liver? Ang trabaho po kasi ng liver, syempre mag-detoxify ng ano natin, ng katawan natin. So kung may mga pinapasok tayong toxin sa ating katawan, so magkakaroon ng chemical reaction para ma-detoxify niya yon, at sunod na trabaho nun, yung kidney natin, sasalain niya at ilalabas niya na. Tapos po, nagpo-produce din sila ng albumin. Yung albumin po yun, isang protein na po yun na sila lang ang nagpo-produce. Yung trabaho po ng albumin na yun para hindi tayo magmanas, no? Kasi sa dugo natin, may tubig dyan, no? May tubig dyan at may mga body fluids tayo na iniiwasan nilang lumabas yun sa mga tissue natin na ma-stuck doon. So, hinuhold nila yun, no? Inuhold nila yon para sumama lang sa sirkulasyon at yung iba ilabas sa kidney. Pero kung wala po yun, andyan po yung nagsisirculate yung dugo mo, yung mga water part mo, mapupunta, pwede kang magkaroon ng tubig sa baga, magmanas ka. Tapos sila rin po yung nagpo-produce ng ano, yung important clotting factor natin sa dugo. Kaya nagkaklat yung dugo natin dahil sila po ang nagpo-produce ng ano nun, yung important clotting factor natin na yon. Tapos yung liver po ang nagpo-proseso ng ano natin, ng mga medication at nutrients na tinitake natin. So sila po yung nagme-metabolize nun. Tapos sila rin po yung nagme-metabolize ng waste product ng ating hemoglobin at ng ibang cells pa natin. So yung mga waste product natin, sila po ang nagme-metabolize nun. Dinidegrade nila yon para ipasa naman yung trabaho dun sa kidney, mailabas ng kidney. Tapos yung liver po sila rin ang storage ng ano natin, ng fats, cholesterol, no? So yung mga fats and cholesterol natin na hindi nagagamit, yung iba po bumabalik doon sa ano natin, sa liver natin, para i-stack lang nila doon at ilabas lang nila pag kailangan na naman uli. So ganun po. Pero unlike nung napanood niyo po yung isang kong video na tungkol sa cholesterol, may mga cholesterol po, lalo na kung yung lalo na yung low density lipoprotein at triglyceride, pag hindi po ano yon, pag hindi po nagamit natin, yung iba po na-stuck na yun sa ano natin, sa katawan natin. So kaya po nananabata yun, no. Pero kung mataas po ang HDL mo, syempre yung hindi kinakailangan, ibabalik yun dun sa ano natin, sa liver natin, para i-stuck lang niya doon. I-imbak lang muna doon at ilabas na lang uli pag kailangan na naman. Tapos nagpo-produce din siya ng glucose. Halimbawa, hindi tayo kumakain, no? Talagang may starvation na nangyayari, fasting tayo. So hindi tayo basta-basta magugutom kasi sila mismo, yung liver natin mismo, magpo-produce yun ng glucose para magamit ng katawan natin, source of energy. So yun po ang mga trabaho ng liver. At ito pong SGOT at SGPT na enzyme ng liver, ay ang trabaho po niya, tumulong siya sa liver para mapabilis yung proseso ng ng chemical reaction dun sa liver natin o sa atay. At bukod sa enzyme na yan, meron pang tatlong enzyme. Yung alkaline phosphatase, yung 5-nucleotidase, tapos yung GGT o yung gamma glutamyl transpeptidase. Pero focus lang po tayo dito sa SGOT at sa SGPT. So pag mataas po ang SGPT at SGOT natin, ibig bang sabihin may problema na agad tayo sa liver? Hindi po. Kasi minsan po, pwede rin tumaas ang resulta niyan sa dugo natin kung meron tayong mga muscle problem, muscular disease, kagaya ng example dyan, yung muscular dystrophy.
No, yung mga injury sa muscle natin, pwede rin tumaas po yung result natin ng ano na yan, ng dalawang enzyme na yan. Tapos po, gaya ng nasabi ko kanina, na hindi lang sa liver natatagpuan yung dalawang enzyme na yan. Meron din yan sa ibang parte ng katawan natin. So, kung mataas yan, pwede rin may damage tayo sa muscle, heart, kidney, at sa ano natin, intestine, sa brain, meron din po tayo niyan. Pero mga small amount lang po. Hindi kagaya ng nasa liver na napakarami talaga na yan. Lalo na po yung ano natin, yung SGPT. Yung SGPT po kasi, siya po talaga yung pinakamaraming na nandoon sa may liver natin, no? So kung mataas talaga yung SGPT natin, minsan directly related talaga sa liver problem. Maaari din tumaas yun. Halimbawa, kung ano ka, nagkaroon ka ng strenuous exercise, no? Talagang medyo talagang nabugbog yung mga muscle mo. So magre-release din yun ng ano, ng SGPT at SGOT. I-release niya yun sa dugo. Yung SGOT at SGPT po kasi, normally, napakababa lang yan sa dugo natin. Pero po, pag nagkakaroon po kasi ng injury yung mga nabanggit kong organs, lalo na yung liver, nagli-leak po yun, nagli-leak po yun. So, pag nag-leak yun, sasama na yun sa sirkulasyon. Kaya pag blinad test ka po, nade-detect yun doon sa may, ano mo, sa may dugo. Ang normal value ng SGOT, 5 to 40 units per liter ng serum. Yung ALT, yung SGPT naman po, yung ALT, ang normal value po niyan ay nasa 7 to 56 units per liter. Pero depende po depende po kasi doon po din sa ano, sa laboratory na nagproseso ng ganyang test, kasi iba-iba po yung standard nila. Kaya kung makikita nyo, nakalagay na rin doon yung ano, yung normal values, no? Kasi pero ito po talaga yung pinaka-standard, yung 5 to 40, tapos yung 7 to 56. Pero depende po yan sa laboratory at sa machine na ginagamit. So ang pinaka-babasihan na lang natin, yung nakalagay doon sa readings na normal values, yung range nila, no? So, kung mataas po yun. Usually po, pag mataas po yun, kung may liver problem ka, hindi yung basta tumaas lang ng mga ilan. Usually po, na napakataas, grabe, sobra. Doble, lampas pa doble ng result, lalo na yung SGPT. So kung mataas po ang resulta ng dalawang enzyme na yun sa blood test mo at nakikitaan ka ng doktor ng mga sintomas, kailangan ng doktor na mag-request pa ng iba pang blood test para makumpirma yung liver mo talaga kung damage ba o hindi, o kung nagpa-function pa ba siya normally o hindi. Gaya dyan yung kinukuha na dyan yung test ng yung prothrombin time, tapos yung ano po yung prothrombin time po, yun po yung sinusukat po yung ano, yung pagkaklat ng dugo nyo, no? Kung kasi may normal na ano na time para magklat yung dugo, nasa 9.5 to 13.8 ano yata yun, seconds po yata yun. So susukatin po nila yun, no? Dapat po ganun po yung lumabas na yun, 9.5 to 13.8 seconds. Yun po ang mga kinukuha, tapos yung albumin test, yung bilirubin, tapos yung LDH, yung lactate dehydrogenase. Yan po yung mga iba pang test na maaaring ipagawa sa inyo kung talagang may suspecha na may problema kayo sa liver. So, uulitin ko po, no, hindi porke mataas ang dalawang enzyme na yan, ibig sabihin meron na agad kayong problema sa liver. Hindi po yung ganoon, no, kasi may mga nakikita po ako diyan na lumabas yung result, pinakita sa kakilala, sa kaibigan, sa kapamilya. Sabihin ng kapamilya, may problema ka sa liver. O di kakabahan ka ngayon. Kakabahan ka dahil may problema ako sa liver. Maaari, pero hindi nangangahulugan na meron na talaga, kasi po lalo na kung may mga tinitake po kasi na gamot na nakakapataas ng enzyme na yan sa dugo. Yung mga, may mga certain antibiotics po, pain reliever, yung mga gamot sa alta presyon, yung mga anti-cholesterol drugs, yan po. Nakakataas po din yan. Yung mga, meron pong mga antidepressant drugs na nakakapagpataas din yan. So kung may mga nagtitake ka po noon, maaari pong tumaas yun, pero hindi nangangahulugan na may problema ka na agad sa liver. So, ang gagawin noon,
Yun po, short time lang naman po yun, no? Pag natigil mo na po yung paggagamot na yun, alam mo, stop na, natapos na yung gamutan mo, yung pagtitake mo ng mga gamot na yun. So, obserbahan po uli yan. Kailangan ka po uling i-blood test para makita uli yung SGOT, SGPT mo. At kung makita naman ng doktor na bumababa siya, no? Ibig sabihin, doon lang talaga nang gagaling yun sa mga tinitake mong gamot. So, hindi porke tumataas yung SGOT, SGPT na yun, matatakot na kayong inumin yung mga gamot na yun, no? Hindi, wag po ganun. Mas matakot kayo kung hindi kayo iinom ng mga gamot na yun. Dahil mas maaaring mas malala pa ang mangyari sa inyo kung papabayaan nyo lang yung sarili nyo at hindi nyo itetake yung mga resetang gamot na yun para sa inyo. So, paano ba natin mapapababa ang SGOT, SGPT natin sa ating dugo? Eh, proper diet. Kung paano natin iingat, ang pag-iingat po natin sa liver natin, magiging dahilan din yun na pagiging normal lang ng level ng SGOT, SGPT. So, paano ba iniingatan ng liver? Andyan yung healthy diet, regular exercise, maintain natin yung normal blood pressure, iwasan natin yung mga fatty foods, tapos bawasan po natin yung pagkain ng mga maaalat, lalo na yung mga junk foods na yan, nakakaano po yan, no? So, maraming kondisyon o problema sa liver na maaari makaresulta ng pagtaas ng dalawang enzyme na to. At tatalakayin ko po yan sa iba pang video. Ngayon, focus lang po tayo dito sa kahulugan na kung bakit tumataas ang SGOT at SGPT. At kung ang ibig bang sabihin talaga nito, may problema ka na agad sa liver. So, kung mataas po ang result niyan sa inyo, huwag ka pong basta-basta matatakot. Huwag mong isipin na na may problema ka agad sa liver, no? Lalo na kung wala ka naman nakikitang sintomas, gaya ng paninilaw, pamamanas. Kaya relax lang po at ang doktor mo na ang bahala niyan. Alam na alam po nila kung anong gagawin nila dyan, no? So, pag nirequestan kayo ng mga iba pang test, yun, maaaring sinisilip na ng doktor nyo kung talaga may problema ba kayo sa liver o wala. Kinukumpirma na niya, no? Kung kailan po, susunod ko po dito, tatalakayin ko po naman yung tungkol sa pagkakaroon ng fatty liver. Sana po, sa maikling, napakaikling video ito, may natutunan kayo. So, kaya kung bago ka pa lang po sa channel ko, hit mo na ang subscribe button at ang notification bell para yung mga susunod ko pang video, ma-update ka po agad. So, hanggang sa muli po, Master Galen, para sa mga kaalamang medical, kita-kita ulit tayo sa next video.